Good day mga kabackyard. Ngayon po ay update tayo sa ating mga broilers, no? 30 days na nila ngayon mga kabackyard. So bukas ay susubok na tayo, no? Susubok na tayo na magkatay. Magta-try na tayo na ano. So ngayon ay ito na sila. Nilipat ko sila sa kanilang kulungan mga kabackyard kahapon dahil crowded na sila doon. So dito, mas mahangin, mas maganda. So ayan po. 30 days mga kabackyard, ayan na sila. Ang ganda sa dulo. Ayan ang ating mga alagang 45 days na broiler. 30 days na broiler mga kabackyard. Ayan. So bukas ay tuturuan ko kayong paano mag-dress ng manok na broiler. Kung paano ang technique para hindi mapunit yung balat, no? So, bukas mga kabackyard, gagawa ko ng video. Tuturo ko sa inyo paano. Ayan po sila. Ang ganda sa dulo. Ganda po sa dulo, meron yan, no? Itambay. Huh? Ayan sila mga kabackyard. At araw-araw po dapat na winawalisan ang dumi nila sa ilalim. Ang topic natin ngayon mga kabackyard, kung bakit nababansot, o bakit nagkakasakit, bakit nagkakasipon ng ating mga alaga. So, ang daming factor mga kabackyard na dapat i-consider pag nag-aalaga ng ganito, no? So, ang topic natin ay kung bakit nababansot. Unahin natin yun, no? Or kung bakit nagkakasipon pala. Unahin natin yung bakit nagkakasipon ng ating mga alaga. So, unang-una sa lahat mga kabackyard, yung init ng panahon. So, pag mainit ang panahon mga kabackyard ay prone yung ating mga alaga sa sipon, no? So, dapat ay meron silang electric fan or dapat meron silang magandang klase ng kulungan at merong in and out ang hangin, no? So, para maiwasan natin ang pagkakaroon nila ng sipon, ay dapat yung ating kulungan ay maayos ang flow ng hangin. So, dahil marami pong mga kumukontak sa akin sa ating page, na bakit daw, ganun yung concern nila mga kabakid, bakit daw nababansot ang kanilang alaga. Okay naman sa pagkain, okay naman sa vitamins, no? Pero bakit nagkakaroon ng sakit? So, unang-una sa lahat mga kabakid, tignan natin yung ating kulungan. Doon ako nagbe-base sa kulungan, no? Sa itsura ng ating mga alaga. Kulungan dapat mga kabackyard ng broiler dahil nga lagi ang pagkain nila ay feeds, no? Mainit sa katawan yan. Kaya syempre kapag mainit ang panahon tapos yung kinakain nila or yung kinukonsum nila ay napoproduce pa ng init, no? Malaking epekto yon sa kalusugan nila, no? Ayan. Ating mga alaga. Bukas, tatry tayo ng ano. So, kung makikita nyo mga kabackyard, no? Hindi ako nagsisinungaling. Dalawang beses lang sila kumakain sa maghapon. Mamaya na namang alas 6 ng hapon sila kakain or ng gabi. Tapos, kinabukasan ulit ng alas 6 mga kabackyard, no? So, yan. Itong video natin na ito mga kabackyard ay pwede nyo i-apply sa mga nag-aalaga ng pangbenta. Siyempre, no, kung sa akin ay naging ganito ang itsura, what more kung ang pagkain pa nila ay unlimited, no, mga kabackyard. So, mas maganda ang outcome nun. So, mga kabackyard, balik tayo sa topic kung bakit nababansot ang ating mga alaga. Ganon din po. Titingnan nyo yung kulungan, mga kabackyard, kung ang kulungan nyo ay maayos ang hangin na pumapasok. At kung yung ipot nila ay nalilinis ng mabuti, no? May kita nyo po, kaninang umaga, kakadaspan ko pa lang ng kanilang mga ipot para na sa ganun, hindi magbabasa yung ilalim at hindi pamumbugaran ng langaw.
At isa pa mga kabakyard, pag napamugaran ng langaw o nagbasa, ang pinakailalim ng kulungan nila o yung bagsakan ng ipot nila ay malaki ang tsansa na bumaho yung kulungan. So yan, pag bumaho ang kulungan, maaamoy ng alaga natin. No, pag naamoy nila, magiging cause yun ng pagkabansot dahil sa ammonia, mga kabakyard. No? So, parehas din ng tao yan. Siyempre, pag yung tao nakaamoy ng mabaho, di ba hindi kayo makahinga, mga kabakyard. What more, kapag ang kanilang tirahan o yung kanilang kulungan ay mabaho, no? Lalaki pa ba sila na maayos doon? Siyempre, hindi na, mga kabakyard. At doon na papasok yung pagkakaroon nila ng sakit. So, nabansot na sila at the same time, nagkaroon pa ng sakit, no? Kasi dahil nga doon, mga kabakyard, sa pagkakamali natin na hindi natin namamalayan na nagkakamali na pala tayo. So, dalawa lang ang sikreto, mga kabakyard, ng pag-aalaga ng ganyan. Dapat maayos ang flow ng hangin at malinis na kulungan. Bonus na lang yung ano, mga kabakyard, napaka ano na lang nun, basic na lang yung pagpapakain natin sa kanila, no? Walang maling pakain, walang tamang pakain, mga kabakyard, kung kayo ay nag-aalaga. As long as kumakain sila ng 2 beses sa isang araw, hindi na yun masama. Ang masama is kahit na kumakain sila na maganda o maayos yung pakain natin sa kanila, may vitamin sila, no? Ay kung ang environment ng manok natin ay hindi maayos, no? Sa kulungan pa lang bagsak na, sa kalinisan pa lang ay bagsak na, no? Ay malaki ang chance na magkasakit po ang ating mga alaga. Kaya proper management, mga kabakyard, ay pinaka-importante para sa ating mga alagang broilers. Ayan, o. Ayan, dahil 30 piraso nila, wala pa rin po nawawala sa kanila, mga kabakyard. Bukas pa lang, tignan natin kung anong magandang ano. Tapos tuturuan ko po kayo kung paano mag-alaga. Ay, kung paano po ang tamang pagdedress ng manok, no? Tsaka pagbababad sa tubig. Kasi karamihan, mga kabakyard, na nag-dedress, sa sinasabi nila na napupunit daw yung balat ng manok nila. So, syempre, pag napunit yung quality ng manok, nawawala. No, kahit na mataba yung manok mo, kung yung balat ay napunit, syempre wala nang kwenta. Or ang pangit na nang dating sa customer, mga kabakyard. So, ayan po, no? So, dapat ay malinis ang kulungan, mga kabakyard. At araw-araw dat inaalis ang dumi sa ilalim, avoid na mabasa yung laglagan ng kanilang ipot. Kasi pag nabasa, mangangamoy. At pag nangamoy, ay magkakaroon ng masamang epekto sa kanila yon. At pati na rin sa atin, no? Pagka nangamoy, syempre, yung ammonia ng manok, mga kabakyard, doon ang dumi ng alaga natin. Pag yun ay ating nalanghap, syempre, mga kabakyard, malaki ang epekto sa parehas natin, no? Sa manok at sa mismo nag-aalaga. So, dapat po ay maayos yung kanilang kulungan. Parang sa tao lang din yan, mga kabakyard, na kahit gaano yung pag-inom mo ng vitamins, no? Kung marumi ang kapaligiran mo o madumi yung ginagalawan mo, mabaho, no? Wala rin pong kwenta. No. Ganyan. Parang sa tao, kung kahit umiinom ka ng gamot para sa baga mo, kung nga naninigarilyo ka din, wala rin kwenta. Ganon din yun, mga kabakyard, sa ating mga manok. Kahit na nagbibigay tayo ng sapat na vitamin, sapat na pakain, kung sa simpleng paglinis ng kulungan nila ay bagsak na tayo, mga kabakyard, hindi tayo magiging successful.
So ito ang pinapakita ko sa inyo ay 30 days. So bukas ay ika 31 days nila. So magta-try tayo mga kabakern, magkakatay tayo ng dalawa sa kanila. At example natin kung paano yung init ng tubig na kailangan. O yan mga kabakerdo, may kita nyo po, 2 times a day lang kumakain yung mga yan. No? Two times a day, tapos yung painom natin sa kanila, minsan lang may vitamins. Ayan, ngayon may vitamins kasi mainit at sumuulan. Tapos paggabi, plain na tubig o kaya kung sagana kayo sa asukal, no? Higyan nyo rin sila ng asukal mga kabakyard para no? Ating mga native. Oh. Ayan. No, mga kabakyard, kaya kung kayo ay interesado na mag-alaga ng ganito kahit sa backyard nyo lang, tingnan nyo yung mga video natin mga kabakyard para makatulong sa inyo. No? So, tinuturo ko dun paano mag-alaga ng manok at kung paano natin sila maalagaan ng tama. No? Ako po ay yung sinasabi ko mga kabakyard, disclaimer lang. No? Hindi po ako professional sa pag-aalaga ng manok, no? No, meron lang po ang experience kaya isinishare ko sa inyo, no? Hindi rin po perfecto ang pag-aalaga ko dati kaya yung mga mali ko ay ngayon isinishare ko sa inyo kung ano yung mga nagawa ko mali dati, no? Hindi ko kinukonsider yung kanilang kulungan, yung kanilang inumin, kung may inumin sila, no? Habang may inumin pa sila, hindi ko pinapalitan. O, yun ang pagkakamali ko dati na ayaw ko pong maranasan ninyo. So, nakikita ko may inumin pa, sayang, papaubos ko yun pala ay panis na. Kaya, kakaroon ng problema. So, ngayon, nakapako ng paano mag-alaga ng ganito. Kahit na pagkain nyo lang po ay 2 beses sa isang araw, pwede na. Pwede po pala, no? Lumalaki pala sila ng mas maganda pa. Basta yung kulungan nila, mga kabakyard, lagi ko po sinasabi sa inyo, panatilihin nyo na malinis. Tignan nyo po ito. Wala pa rin po siyang balahibo hanggang ngayon. Baka ito po ang kunin ko na breeder natin, mga kabakyard. Ito. Si Pogi. Ayan. Breeder. Magbe-breed po kasi ako ng 45 days, mga kabakyard, o ng broiler. Magbe-breed tayo para kahit papano dito sa ating backyard, meron tayo na po produce na 45 days or broiler chicken, no? Ayan. Ayan sila mga kabakyard. Kung balak nyo po pang business, pwedeng pwede mga kabakyard. Papalitan nyo lang yung pagkain ko, no? Gagawin yung unlimited. So, ganun lang din mga kabakyard na itunuturo ko po sa inyo lahat ng sikreto natin. Hindi naman tayo madamot sa sikreto. O sa kaalaman, no? Tayo madamot yan. Basta meron, mga kabakyard. Hindi ko naman po kayo papahamak. Nasa sa inyo na lang po kung gusto niyo maniwala or hindi. Yan sila. Mas maganda kung ang hangin ay diri-diretso sa kanila, no? Pero dapat, mga kabakyard, syempre, pag umuulan, safe sila, no? Hindi nyo po sila kailangan natabingan pag umuulan mga kabakyard. Mas maganda yung bang ano, may hangin pa din pero hindi lang sila naaanggian. Yun lang po mga kabakyard yung dapat natin gawin pag umuulan. Okay lang na umuulan tapos mahangin, nahanginan sila, mas okay yun mga kabakyard. Pero hindi okay yung naaanggian sila or nababasa. So, ito yung ika-30 days nila mga kabakyard. At sana meron na naman akong konting na i-share sa inyo, no? At kung meron po kayong mga katanungan or meron kayong mga gustong sabihin, no?
I-message nyo lang ako sa ating Facebook page, mga kabakyard, na Kabakyard Official. Yung dati po kasing page ko na Kabakyard ay hindi ko na ma-access. Kaya dun tayo sa Kabakyard Official, mga kabakyard. At pipilitin ko na sagutin lahat ng tanong nyo sa abot ng aking makakaya, no? So, yan lang po sa ngayon, mga kabakyard. At happy farming po sa ating lahat. Nawa ay maging successful din po kayo sa pag-aalaga ng mga broilers. Ayan, mga kabakyard, no? Ito lang po sa ngayong araw at bukas ay susubok tayo na magkatay, no? Happy farming sa atin lahat, mga kabakyard.